beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong bagong taon. So kamusta naman? So syempre binalik ko na ang alindog ng Mama Sam ninyo yung unang araw ng taon. Na-miss nyo ba ako? Charot. Na-miss nyo ba yung style na ganito? Kasi ako parang nanibago. Parang feeling ko ganda ko. Charot. So, magkahawig kami ni Pauline Analex or Michelle D. Diba? Nung sinabi yan ni Antonia Porcehild. Diba? Naiirita lang ako sa hair ko kasi parang hindi siya gumagalaw. Parang nagdikit-dikit na siya. Tapos para siyang alambre na, alam mo yun, diba? So for sure, inggit na naman dyan si Geisel Ortega. Diba? Yan ang unang pasabog natin ngayong taon ng 2024. Ang pagbabalik ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, parang nawala naman. So yun, kasi na-miss ko to. Na-miss ko yung may mga pa-hair na ganyan. Tapos, alam mo yun yung, lalo na yung bland hair ko. So, hanapin ko ngayon. Mukhang na-stuck na siya sa baul. Charot. Ang ganda, di ba? Tsaka, may shoulder na ako. Ang ganda na shoulder ko ngayon. Di ba? Diyosa lang. So, kamusta ang bagong taon ninyo? Sana lahat kayo ay naging happy ngayong New Year. Nakasing happy ng Mama Sam ninyo. Yung alindog na talagang, alam mo yun, yung hinihintay mo sa taon ng New Year ay sana nagbalik din sa inyo ng bonggang-bongga. Plus, sana lahat kayo ay na-relax kasi ako sobrang relax talaga ako today. Yung tipong parang wala kang iniisip na problema, go to the flow ka lang sa mga nangyayari. At higit sa lahat, syempre, yung nagsimba tayo ng bonggang-bongga. Pero malungkot ako kasi si PE teacher, hindi niya man lang ako binati ng Happy New Year. Parang ang hirap mag-text, no? So yun, hindi ko na napapansinin yun, nakakaloka. Anyway, so move on tayo dyan. Shout out sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, shout out din sa mga magagandang anakis ko. Yung mga magaganda, yung mga mukhang Diyosa talaga nakamukha ko, ha? So, yun, charot. So, syempre, maraming salamat sa inyo sa suporta ibinigay ninyo noong 2023. Sana ngayon, taon na to, nandiyadyaan pa din kayo at patuloy magmahal sa Mama Sam ninyo. And then, of course, kay Christine Ann Perez. Na nagdiriwang ng New Year ngayon sa Italy na mag-isa. Charot. So, yun. So, good luck sa atin lahat. Syempre, ang wish ko, kanina yung nagsimba ako, pinagdasal ko kayo. So, sabi ko sana good health and then more wealth, di ba? Ang pumasok sa atin lahat ngayon taon na to. So, importante yung good health. Doon pa lang, winner na tayo, di ba? So, yon. Kaya naman ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay posible ba or imposibleng mangyari tong mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ng bonggam-bongga. So, para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Grant, winner na si Luciana Poster, meron ng 5 million followers. Anong chika mo dito, Mama Sam? Edi bongga, ikaw na ang panalo. So, nakakaloka, no? Kahit naman noong bago pala siya lumaban dito sa Miss Grand, malaki na yung followers niya. Siya nga nata ang pinakamadaming followers talaga sa mga kandidata. Kasi naman, di ba, artista niya tato sa Peru, di ba? At saka ano, in fairness sa kanya, nagagandahan talaga ako sa kanya. May mga videos kasi ako na nakita na talaga namang masasabi ko. In fairness dito sa Miss Grant, ha, ang meron siyang ino-offer na something na, alam mo yon, na mapapatingin ka talaga sa kanya.
At kahit naman sa personal, nakita ko siya, maganda siya. Saka maganda yung personality niya. Parehas kami, charot. Na talagang maalindog, o diba? So yun. So natutuwa ako sa kanya. At natutuwa din sana siya na dumami yung followers niya. At sana lahat to nare-replyan niya, charot. Diba? Ang hirap kaya niya yung madaming followers. Ako nga eh. Sana dumami yung followers ko ngayon 2024, charot. So kaya nga naka-polkadot sa mama sa minyo para, alam mo yon, makuha natin yung 100,000 subscribers ngayon 2024. Kaya yan, charot. Anyway, so yon, congratulations kay Luciana Poster. At natutuwa ako sa kanya kasi ang dami yung followers, di ba? So abangan natin yan. Pero ito ang mas kaabang-abang mama sa Miss Supranational India at Brazil. Sa tingin mo, Mama Sam, sino ang papalo sa kanila pagdating sa Supranational? Actually, ang Supranational ay around May, kung hindi ako nagkakamali, May, June, di ba? June, July, ganon. Alam mo, malaki pa yung aabangan nilang mga araw. Kumbaga, gamitin sana nila yung sa kanilang paghahanda. Yung mga ganda na meron sila, maganda naman na sila. Kaya lang kasi minsan kapag nalalapit na yung budget, nawawala yung mga ganda na mga to. So, ito ay photoshoot syempre. So, alam nyo naman, pag photoshoot, nandoon yung ibibigay mo talaga yung best shot mo, di ba? Hindi naman po pwedeng pangit ang ipakita nila dyan. So, ang tanong ko, ganito ba talaga sila kaganda sa personal? Kasi may mga bulag kasi na beauty queen na alam mo yon, kapag tinignan mo sa photos, ang ganda-ganda. Pag nakita mo sa personal, maloloka ka. Katulad na lang halimbawa ni Miss Grand Indonesia. Ang ganda niya sa mga photos, pero sa personal, parang hindi naman masyado, charot. Hindi, pag nakita mo siya sa personal, mukhang mabait, pero yung ina-expect mo na beauty, hindi mo makikita doon. Ganon. So, kaya ayoko ng mga ano, ng mga photos-photos lang. Gusto ko, nakikita ko sila sa personal. Kasi sa personal talaga, doon mo makikita yung mga galawan neto, doon mo makikita kung gano'n ba sila kaganda. But kung ganito sila kaganda talaga, edi panalo, di ba? So, tingnan natin kung sino ang makakarating sa dulo ng competition. Last year, si Miss Brazil ay umabot sa top 5. Si India, na thank you girl siya sa top 5, di ba? Hindi siya umabot. So, tingnan natin kung magpapalit sila or pareha sila makakarating sa dulo ng competition or pareha silang wala. Charot! So, yun. So, congratulations ngayon pa lang at good luck. Siyempre, bagong taon, dapat i-good luck natin sila ng bonggang-bongga, di ba? So, tignan natin yan sa Miss Supranational kung sino talaga yung hataw sa kanila ng bonggang-bongga. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga blonde beauty queen na taga-Europe? Eh di, gusto ko rin maging blonde yung hair ko. Charot! So, eto nga, syempre, si Miss World na talaga naman masasabi natin. From Poland ba to si Miss World na ang ganda-ganda? Mukha siyang Barbie. Actually, pag nami-makeupan lang naman siya gumaganda. Pero minsan may mga angulo din naman na hindi naman ganun kagandahan. But ang ganda talaga ng ano, nung pag naayusan na siya, talagang mukha siyang Barbie doll. Plus, blonde pa yung hair niya. Isa yun sa mga nakakaganda. Kaya nga yung mga Thai, gusto nila blonde yung hair nila kasi daw nakakapute, nakakaganda. Kaya ako, gusto ko rin coming soon blonding yung hair ko. At in fairness ha, gumamit ako ng blonde hair. Talagang ano, iba yung aura. Mas nakikita talaga yung ganda mo. Charot! So yun, alam mo naman, may gaganda pa. Ganda naman ako. And then, si Miss ano, si Miss, tawag dito, International last year from Germany. Ay nako, ang bongga niyan. Nakita ko yun sa personal, hindi siya maganda sa picture. Ito yung gusto kong beauty queen, na hindi naman siya kagandahan sa picture, pero pag nakita mo siya sa personal, mapapawaw ka talaga sa kanya sa ganda. Ang fresh niya. Tapos yung alam mo yun, ang tangkad, ang ganda gumiti, ang ganda ng mga mata. Sa mga blonde beauty, kasi bihira yung ganito, yung mukhang diyosahan talaga. Pero ito, pag nakita mo siya sa personal, grabe, mamahalin mo siya ng bonggang-bongga. Kasi sa sobrang, may iba siyang ino-offer na karisma. Parang ako lang yan, the more na tinititigan mo, the more lalong gumaganda. Tignan mo. Diba? So yon, so ganun din to si Jasmine. And then, ito nga ang bagong blonde beauty queen na si Alvania. Yes, si Alvania naman talagang masasabi kong
pinakamagandang beauty queen ngayon taon na to. Taon na 2023 ha, sa lahat ng beauty queen, si Alvenia yung masasabi ko na talagang wow, ang panalo ng beauty. So mukha pa lang tiyosa na, o diba? So ayan yung mga masasabi mo talagang tapak beauty queen. Yung tipong pag tinignan mo siya, lahat ng pictures niya, grabe ang ganda. Sana lang talaga sa personal, ganito rin siya kaganda, diba? Pero feeling ko, yes, maganda talaga siya sa personal kasi may mga beauty queen na ganyan talaga eh, na sobrang nagniningning at nagsha-shine like a diamond star katulad ng Mamasam mo. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mamasam, a-agree ka ba dito? Best fashion sense daw ay goes to Miss Universe Nicaragua followed by Miss South Africa and then number 3 si Michelle Dinas from the Philippines. To be honest, hindi. Gusto ko, number 1 ay si Philippines kasi nakita naman natin sa Miss Universe na kabog naman talaga yung kanyang mga wardrobe kumpara kay Miss South Africa. Diba? Di pa ako tapos. Actually, si Nicaragua, isa siya sa mga nakikita kong sobrang ang ganda din. Napaka-elegante din ang mga damitan nito. Ayun din talaga yung isa sa mga tinutukan niya sa competition niya dito sa Miss Universe kung paano siya manamit. Talaga, sobrang ang lakas ng dating. Sophisticated. Plus, nandoon doon, napaka-elegante talaga niya. Pag dumaan siya sa harapan mo, parang masasabi mo, wow, Miss Universe, di ba? Aminin mo yon. And then, Michelle D ang pangalawa para sa akin. Kasi si Michelle D, talagang pag tinitigan mo naman yung mga damit naman niyo, ang sexy. Kaya parang feeling ko, ang konti lang nandaladala niyang mga bag. Kasi naman, ang liliit lang naman ng mga damit niya. Yung mga tipong maninipis lang. But in fairness naman kay Michelle D, panalo din yung damit. Si South Africa, parang feeling ko dapat siya yung pangatlo. Kasi parang feeling ko hindi naman ganun kabongga yung mga damit ni South Africa sa Miss Universe. Kayo ba? Agree ba kayo? Ako hindi. Charot. So, yon. So, I mean na parang hindi ako masyado na-impress doon sa mga damitan niya. But Michelle D, simple yung damit, pero kapag dinalan na kasi ni Michelle D, meron kang masasabi na wow. Sana ganun din yung susunod na Miss Universe Philippines natin, no? Yung, alam mo yun, yung may damit siya na sobrang ganda. Ganon! Diba? Yung parang sa araw-araw aabangan mo siya sa mga eksena niya. Ayun, gusto ko yon. Promise. So, congratulations kay Nicaragua at congratulations kay South Africa. Ako siya ang napili ng pageant page na to na maging best passion sense. O, diba? So, good luck. Ako ba? May sense ba ang passion ko? Charot. So, yon. So, para naman sa sumunod na chika, Mamasam, ano naman masasabi mo dito? Mula sa Miriam Award for Pageantry, best comment si Mr. Nawat mula kay MJ Lastimosa. Oh my God, hindi ko makalimutan to. Nakakaloka. Yung alam mo yung pinatulan ni Mr. Nawat itong si MJ Lastimosa at kung ano-ano yung sinabi niya sa social media. I understand naman kay Mr. Nawat kasi diba parang nga namang welcome na welcome si MJ doon pagkatapos bigla niyang titirahin ng bonggong-bongga. Eh, nako, naloka lang ako doon. Pero mas naloka ako kay Mr. Nawat kasi sana hindi nila siya nag-react. Alam mo yun, last talk, last mistake. Kumbaga parang the more na nananahimik ka, silent is killer. Diba? Yung parang ganon, yung dating. Yung tahimik ka lang pero killer ka. Yung parang patay ka sa akin. Hindi ka na makakapasok dito sa pageant ko. Oh my God. Kaya ayoko nagko-comment sa kanya. Baka mamaya matira din niya ako ng bonggong-bongga. So, charot. But I love Mr. Nawat and I love also MJ Lastimosa. Bahala sila. Away nila yon at gulo nila yon. But I wish bagong taon na sana magkaayos sila. Ito naman si Mr. Nawat, pag nilambing mo naman, eh, parang feeling ko naman magpapalambing naman siya. At mahal niya si MJ Lastimosa for sure. So, ganun din naman si MJ Lastimosa. Sana lang. Charot. Diba? Parang peace na silang dalawa. Parang huwag nang ganun-ganun. Wala na yung away-away na yan. Kalimutan na natin yan 2024 na. Dapat mag-start tayo ng positive, bongga, at magandang katulad ko. Charot! At para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa isa sa mga lalaban sa Miss Cebu Universe ay si Nika Sosa Nabawa. Ano? Nabawa.
Well, ang masasabi ko, bongga. Maganda din siya, pero kasi yung photos niya dito, para naman niretoke ng bonggong-bongga. So, yon. So, I hope na sana manalo siya sa darating na, ano, tawag dito, na Miss Universe Philippines, Cebu, di ba? So, yon. So, para at least, ano, makalaban siya sa Miss Universe. Pero kung siya ang mananalong Miss Universe Cebu, hindi ko pa alam. Medyo malabo siya dyan. Imposible, charot. So, hindi ko pa alam. But depende kasi malalakas din yung ibang kalaban eh. So, tingnan muna natin kung sino ang kokoronahan dyan. But for sure, malayo naman yung mararating niya. Baka mali mo, siya manalo, hindi natin alam. Basta laban lang, di ba? So, nagulat nga ako, sabi ko, hala, isa din siya sa mga kandidata. Ang alam ko, sumali na siya dati sa beauty pageant eh, sa Binibining Pilipinas, kung di ako nagkakamali. Then, magaling din to. So, yun. So, depende na lang sa kabugan nila yan. Kung maganda siya, mananalo siya. So, yun lang yun! Di ba? Maganda naman siya, kaya malaki yung chance niyang manalo. At eto, Mama Sam, agree ka ba dito? Dark Horse of the Year goes to Miss Supranational Vietnam, followed by Bolivia sa Miss International, at saka si sa Universe Nepal. Okay naman para sa akin. Yes, marami nagulat kay Vietnam sa Supranational nung biglang nakarating hanggang sa dulo ng competition. Nag-fourth runner-up pa nyata to. Tapos ngayon, mababalitaan natin gagawin pala sa Vietnam yung Miss Supranational ngayon taon na to. Ano to? Token? Charot! So, yun. So, medyo naloka lang ako doon sa fight na yon. But, totoo, ako din, kahit ako agree ako dito na siya yung magiging Dark Horse of the Year. Kasi naman, mukha talaga siya ka-Dark Horse dyan sa Supranational. Yung parang unknown. Parang, talaga ba? Ang problema dito, legit ba, charot, na magaling? Parang feeling ko hindi naman masyado. Mas marami pang ibang kandidata na mas deserve na makarating sa top 5. Katulad na lang halimbawa ni Miss India, di ba? Kasi si Miss India talagang panalo ang comm skills noon. At parang feeling ko siya dapat talaga yung nakatungtong hanggang top 5. More than dito kay Vietnam. Sorry Vietnam, I love Vietnam, but yun yung totoo. Charot! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Miss Liana Aduana, dapat bang sumali sa Miss Universe Philippines? Not now. So, ang kailangan niyang gawin ay maghanda ng bonggang-bongga para sa mga darating pang panahon. Alam mo yun, yung parang kailangan i-prepare niya yung sarili niya mula doon sa transformation to become Miss Earth going to Miss Universe. Tapos, yung kanyang advocacy, palaguin niya ng todo-todo. So, siguro mga 3 years or 5 years ago, ayun, join uli siya sa Miss Universe na mas strongest pa. Huwag masyadong magmadali kasi baka mamaya maligwak tapos masayang, di ba? Mas maganda yung sureball ka na sasali dyan at pagdating mo dyan, ayun, winner ka, di ba? So, ayun yung magandang gawin. Magaling naman si Liana pagdating sa comm skills, maganda ang katawan, may beauty. So, parang feeling ko wala namang masyadong magiging problema. Ang kailangan lang niyang gawin, yung transformation na tinatawag. Malayo yung narating niya sa Miss Earth, and then parang feeling ko, kaya netong lumaban sa Miss Universe. At yun yung abangan natin, di ba? So, yun! So, transformation lang kasi masyadong too much sexy para sa universe. Eh, alam naman natin ang universe. Gusto nila hindi masyadong sexy. Di ba? So, yun. May pagka-sexy, pero ang dating sophisticated. Agree ka ba? Di ba? So, yun. So, good luck. And I wish na sana sumali ulit si Liana Aduana. Kung hindi man siya sasali sa Miss Universe, pwede din mo sa Miss Grand. Sa Miss Grand, panalo to 100%. Di ba? At para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo, Michelle D, kung sakasakaling sumali sa Supranational, mananalo ba? Of course. But imposible to. Hindi ko alam, hindi ko nakikita na si Michelle D ay sasali sa Miss Supranational. Yung alam mo yun, yung parang bababa siya. Pero na lang siguro ko ipipilitin siya, i-appoint kita sa Supranational. Kung sasali siya this year or next year o sa mga susunod pang taon, wag lang masyadong matagal, I think mananalo siya. Wag niyo na lang patagalin yung katulad ng kay Miss Brazil na parang inugat na. Yung alam mo yun, yung parang ang layo na ng itsura niya noong 2020,
2013, di ba? 2013, na lumabas siya sa Miss World, pagkatapos pumunta siya dito sa ano, parang ang layo ng itsura niya. Siguro kung yung itsura ni Miss Brazil ay katulad noong 2013, na lumabas siya ngayon, ayun, panalo to. Pero kasi, si Michelle D, habang fresh overload pa siya, yung hindi pa nagbabago talaga yung itsura niya, ganyan pa rin siya kaganda. So, join na. Alam niyo kung may plano siyang join. Pero tulad nga na sinabi ko, imposible na sumali si Michelle D sa Miss Supranational. Parang hindi ko nakikita. Kasi, parang feeling ko, galing siya sa Miss World, pumunta siya sa Miss Universe is enough na para sa kanya, para sa pagiging isang reyna. Kumbaga parang malaking tagumpay na yon. Yung kung narating man niya ay top 10, eh malaking bagay na yon. Kung pupunta naman siya sa Supranational, parang feeling ko downgrade, ganon. But kung magiging title siya doon, eh di upgrade, ganon. But kung gusto niya talaga ng titulo, itry niya isa pa sa Supranational. Kasi hanggang 32 years old naman yon. At 29 pa lang naman si Michelle D itong darating na taon or mag-30 ba. So, ibig sabihin, pasok pa siya para sa Supranational. At sana, maisipan niya sumali. Kasi pag sumali siya doon, siguradong panalo siya dito. Ito na yung hinihintay niya na siguro parang baka dito title na ako. O, diba? So, why not? Pero mahirap to kasi susugal uli siya. Kaya parang nakikita ko na posible na sumali siya. Imposible na sumali siya. So, depende yun kay Michelle D kung type niya o hindi. Pero kung hindi niya type, ako para sa akin ay okay lang. At least, narating niya na yung tugayog ng tagumpay. Kasi ako naman, hindi naman sa para sa pag-aano ha. Depende kasi kay yung Michelle D kung parang kasi iba yung level na parang hindi ko alam kung gugustuhin niya, Jomoy. Pero kung ang habol niya ay titulo, I think makukuha niya to dito sa Supranational for sure. Kasi yung level ni Michelle D to the highest level na parang alam mo yun na hindi siya tatanggihan ng Supranational. At yung caliber na meron siya, talagang dinaig pa niya ang Supranational Queen para sa akin ha. So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika. So yun, na-expired yung beauty ko. Charot. So guys, hanggang dito na lang, nawala yung lipstick, no, napansin nyo. So guys, so, huwag nyo na rin kalimutan i-click ang video natin today. So, Happy New Year po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Napagod ako. Nag-vlog kasi ako kanina, sunod-sunod. So, ito na yung huling vlog ko sa araw na to. Charot. Aloha ang beauty ng lola mo na panis. So, hanggang dito na lang guys. See you tomorrow. Paalam. Kaloka.